Magtitayo na po. Hinihingin mo ang Panginoon, dakilain ang kanyang alam. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na makasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsaupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Hob. Dumating ang panahon nang ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon, kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, "Ano ang gawain mo ngayon?" Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Hob?" Tanong uli ng Panginoon. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama, dugtong pa ng Panginoon. Sumagot si Satanas. Si Hob kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo, gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik, kundi kanya sumpain. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lang siyang sasaktan." At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon. Isang araw, ang mga anak ni Hob ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, humahangos na dumating kay Hob ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po kaming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeyo."
Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Umuugong pahalos ang salita nito'y may dumating na naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng tatlong pangkat na mga kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita. May dumating pang isa at ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Tumindig si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibig. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibig. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibi. Hahatol ka sa panig ko, sa pasya mong ibibigay. Pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran, ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko, naroon ka't kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat, nasumpangan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibi. Sa daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo iligtas kami sa kamay ng malulupit. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibig. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi nila. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang tao nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya'y hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa Ebanghelyo, madalas nagpapaalala si Jesus. At sa Ebanghelyo natin ngayon, hango sa Ebanghelyo ho ni San Lucas, ay muli tayong pinapaalalahanan ni Jesus tungkol sa pagiging dakila sa kaharian ng Diyos. Pero hindi ho sa pamantayan ng alam natin o pamantayan ng mundo natin ngayon na ang taong dakila ay yung maraming followers o yung pinakasikat, maraming nakabuntot sa Kanya. Pero sinasabi ni Jesus, ang pinakadakila ay yung handang maglingkod at maging pinakaaba sa lahat. Kaya ang dakila sa kaharian ng Diyos, hindi yung taong sikat, may dating, kundi ang pinakadakila ay yung taong buong puso at tahimik na inaalay ang sarili at naglilingkod. Magandang imbitasyon sa atin ito ngayon bilang Kristiyano. Lalo na ho sa panahon ngayon na tila maraming gustong maging sikat, maraming maging gustong kilala, maraming gustong magkaroon ng fans club, o kaya maraming followers. Tapos pag nag-post ka, pag yung mga kaibigan mo hindi nilike ang post mo, nagtatampo ka. At sasabihin mo, ba't hindi mo nilike yung post ko? Akala ko ba magkaibigan tayo? E saan, baka doon natin kinukuha yung that feeling to be good and great. Dahil maraming likes, marami kang friends, sa Facebook na kalahati naman doon, o karamihan doon, di mo naman talaga kilala. Pero magandang paalala sa atin, at the gospel is telling us, that in order to be great, you have to become the least and the servant of all. Ang santo hong pinagdiriwang natin ngayon, si San Jeronimo, ay patuloy na nagpapaalala din sa atin na sana sa buhay natin bilang Kristiyano ay tayo din ay bukas sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na humuhubog sa ating buhay, salita ng Diyos na pinapakinggan natin at pinagninilayan. At ang salita ng Diyos din ang nagpapaalala sa atin tungo sa daan ng kabutihan at kabanalan. Dahil tuwing tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, ang pinakikinggan natin ang boses ng Diyos. Kaya sinasabi ni San Jeronimo, ignorance of Scripture is ignorance of Christ. Kaya kung gusto mong makilala si Jesus, balikan ang mabuting balita. Balikan ang Biblia. Dahil sa Biblia, ipinapahayag sa atin sino si Jesus. Ano ang turo niya? Anong nais niya? At anong nais niya para sa iyo? At ang imbitasyon sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon ay isang magandang paalala
kung gusto nating makasunod kay Jesus at makilala si Jesus Nazareno, pakinggan ang kanyang salita, sundin ang kanyang mga aral at turo na maging pinakadakila sa kaharian ng Diyos. At ang pagiging dakila sa kaharian ng Diyos ay ang pagiging lingkod at pinakaaba sa lahat. Amen. Magsitayo po. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging karapat-dapat tayo na maging kanyang mga anak. Ang ating itugon, walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan, naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata, manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mas mabuting inabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay, manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit tulad ng mga bata naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanila, manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao, naway maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa langit, manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kaloobang tulad ng sa bata sapagkat para sa mga tulad nila ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo na ang magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas si San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Guide me
and embrace me with your love. You gave your light to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You give your life to save me from Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Pabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 to 50, hindi ka salukuyang miyembro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa pagunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal sa iyong mong pahayag, at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipintuk ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.